magandang magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao, at syempre sa buong mundo, partner. Hello. At syempre, magandang araw din kayo. magandang araw, partner. Sa lahat ng mga nakikinig po sa amin, magandang hapon, magandang araw. Magandang umaga, magandang madaling araw. Oo. Oh, ayan. Binabati po namin kayo. Ayan. Hello po sa inyo, lalo na sa ating mga OFWs na kagagaling lamang po sa trabaho at pagod na pagod, pero nag-take time para manood sa atin. Ayan. Hello po sa inyo, at sana po after nito, magpahinga naman kayo. Alam po namin na siyempre pag-uukulan ninyo ng pansin nito dahil napakahalaga ho ng mga pinag-usapan natin dito. Ito po ay tungkol sa mga batas. Correct. Ang buhay natin ay nasa batas. Oo. At siyempre kasi lalo na sa mga OFW friends natin na pag umuwi sa Pilipinas, minsan nakakalimutan na nila dahil sa tagalan nilang nagtatrabaho sa ibang bansa. Wala na silang idea ano ba yung nangyayari sa ating batas dito sa Pilipinas. Yun. So maganda yung nare-refresh tayo. And speaking of refresh, para po dun sa mga hindi po nakakasubaybay sa atin frequently, pwede nyo pong balikan ang aming mga episodes sa DZRH News Television, sa aming Facebook, at syempre sa aming YouTube channel. Ayan, puntahan nyo lamang po ang DZRH News Television, at makikita nyo na po doon ang archive ng ating mga past episodes sa Legal News. Yes, at syempre ako naman, palagi kong paalala sa inyo, ay idagdag ho ninyo yung signal of number course. 18 nationwide, worldwide, at saka yung ating Sky. Channel 129. Ayan. O, hanapin nyo lang kompleto po. Kompleto ho yan. Correct. At syempre doon sa mga cable link friends din natin, at sa iba pa mga cable channels nationwide. Ayan. Ayan. At hello po sa inyo, syempre, bago po tayo magsimula sa ating program, magpapakilala muna. Kami po ang inyong makakasama. Tama. Ako po si Bien Dacles. Dito pa rin po si Sunny Casulia. At syempre, partner, kapag usapang batas, ang nagpapaliwanag... Dito tayo sa atin. Oo, syempre. Ang nagpapaliwanag sa atin, syempre, nga naman pala. Nakalimutan pa lang. Dahil nabanggit na naman natin, syempre, ito pa rin ang inyong programang Legal Minds! So, nakakalimutan na talaga natin. EDAD na ba yan? Buti na lang hindi halata sa atin, partner. Ay, ako naman. O, diba? Pag natin papahalata. Sabi nga nila, edad's just a number. Yes, figure silang. Correct. At ito, kagaya ng napag-usapan natin, EDAD, wala sa kanya yan. Hindi halata sa ating mga kasama ngayong araw. Pero, syempre, ang mag-i-explain sa atin tungkol sa batas, si Attorney Pogi, Attorney Mark Tolentino. Hi, hello, good morning, good day, good evening sa lahat ng mga televiewers natin na Legal Minds. Ayan, o di ba hindi halata? Walang number sa kanya. Hindi halata sa kanya kung anong age. Talangin natin. Ewan ko sasabihin ni Attorney. Well, anyway, eto na. Welcome, Attorney. Welcome back sa ating programa. Attorney, welcome back. Hello, Justice. Sa Justice. Wala lang yata yung mula. Saan ng sorority ka? Hindi ko alam. alam na nila yun. alam na nila yun. Hello mga ka-brothers at mga ka-sisters. Yeah. Hello sa inyo. O, ito na. Sige, para medyo mahaba ang ating usapan dahil alam kong maraming nakaka-relate dito sa ating topic for today, partner. Ito kasi may kinalaman na naman dito sa baril. Of course. Napakarami mga loose firearms. Yung iba naman, basta nagdadala lang ng baril, hindi nila alam kung anong mga responsibilidad nila. Correct! No? Basta nakahilig lang bumili ng baril. So ito po yun, ano? Ayan, ito po yung ipinadalang katanungan dito sa atin. Sa mga panahon po ngayon, talaga po ang talagang sadyang nakakatakot kahit po sa kasi sa kalsada at naglalakad ka lang, pwede ka nang mapaaway at mabaril nang wala sa oras. Ang tanong po dito sa atin na nagpadala nito, sino po ba talaga ang may karapatang humawak at magmay-ari ng baril o anumang armas? Basta po ba mayroon kang permit? Pwede na po ba itong ipaglandakan sa madla? O ipagmayabang, itutok, at ipanakot sa kahit na sino? Aba, sa lahat po ba ng sitwasyon, may karapatan kang gamitin at paputukin ang anumang armas na dala mo? Kahit po ba ang simpleng pagmamayabang sa inyong baril ay maaaring gawin ni naman? Ayun. Yun, partner. Ang ating tanong na nagpadala. Hashtag HQOT. So, yung pinag-usapan natin is yung mga baril na... Ang dami kasi dyan eh. Correct. Diba? May isang showbiz nga na convicted because of this. Correct. Diba? So, we are talking here of a gun. Okay? Ang batas kasi, pumapayag na we can own that a gun. We can own a 45, 9mm, ganon. Attorney, sino yung we? I-clarify lang. Paling lahat. Sino yung we? Mga Pilipino. Right? So, kahit na sino yun. That is a privilege. It is not a right.
When you say isa ibang bansa, for example in US, may isang state doon that is your constitutional right to own a gun. Mm-mm. Dito sa Pilipinas, it is not a right. It is only a privilege. Privilege. Mm-hmm. Ibig sabihin, it is a privilege. May mga qualification in order for you to own a gun. Mm-hmm. But please don't forget, if you have a permit to possess lang, hindi kasama ang permit to kill. Maliwanag. Maliwanag yun. Hindi porket meron kang baril, hindi mo siya pwede gamitin para pumatay. Oh, yes. Pwede kang bumili ng baril, pero hindi ka pwedeng bumili para pumatay. Yes. Yeah, no. Basta, kasi ang batas kasi, the law, pwede tayong bibigyan ng authority to own guns. Mm. But hindi pwedeng basta-basta bilhin mo yung baril na yan. Kailangan kumuha ka muna ng permit to possess and to own. Magkahiwalay pa ba yun, attorney? Permit to possess, mm-hmm, iba yun sa permit to carry. Mm-hmm. Okay. Yung permit to possess and to own, pwede mong bilhin, but sa bahay mo lang. Mm. Okay. Para magkaroon ka. Yung permit to carry, ibang-ibang permit yun. Mm-hmm. So, ano yung mga qualification? Ano yung requirements in order for you to na bibigyan ka ng permit to possess and to own. Pero attorney, sabi mo nga kanina, this is a privilege, di ba? Privilege. So, ibig sabihin, hindi lahat ng Pilipino ay maaring pagbigyan. So, that's why you have to apply. Mm-hmm. Hindi automatic pag nag-apply ka, pagbigyan ka. Oo, yun kasi yung gusto ko itanong, kasi we are saying paano ibig sabihin? Pwede bang bata? Pwede bang tawag dito yung walang... Oo. May mga requirements. Ano? Una, you must be at least 21. 21, okay. 21 years old, at least. Oh, ibig sabihin, hindi 18 of 21. Legal age. Dapat 21. Pangalawa, kailangan may trabaho ka or at least you have a profession. Okay. Another yan. Kailangan nagbabayad ka ng buhis. If you are not a taxpayer, wala kang right to own gun. Bakit? Yun ang requirement. Ano lang? Requirement yan. Curious lang ako. Okay. Must, of course, kung may work ka, may you have a profession, you have a business, of course, you're a taxpayer. Sabagay, kasama na ito. Correct. Okay. Another. Hindi ka na convicted of a crime involving moral turpitude by final judgment. Okay. Ano yung mga crimes involving moral turpitude? For example, na convicted ka ng rape. Okay. Kahit na bouncing check, because that's moral turpitude. Hindi ka pwedeng mag-own ng gun. Any person convicted of a crime involving moral turpitude. So yung mga mabibigat na mga krimen, mm-hmm, so yung mga involving rape, acts of lasciviousness, yung kahit BP-22, estafa, mm-hmm, that's moral turpitude, hindi ka pwedeng to own a gun. Another, kailangan pumasa ka sa psychological exam. Hindi ka pwedeng ganun ka. Dapat ganun ka. Dapat in normal state ang iyong pag-iisip. Okay? So, kailangan pumasa ka ng psychological exam. Mm-hmm. Kailangan umattend ka ng seminar about owning a gun. Yeah, training. Training seminar and training, hindi pwede na pag may barrel doon sa tindahan. Okay, magkano 'yan? Bilhin mo, kunin mo na. Hindi ganoon. Kailangan umattend ka muna ng mga seminars. Okay. And you must be a member of a gun club. And you must have FBI clearance and police clearance. You must be part of a gun club, attorney. Paano yung mga karamihan sa mga businessmen, meron lang silang barrel pero wala naman silang actually, membership. Members doon. Kasi kailangan requirement yun na kailangan umattend ka ng mga seminars. Pag may seminar, may mga clubs doon eh. So, pero gaano karaming seminar yun, attorney, para mapagbigyan ka? Mga twice yata, twice. At least twice. At saka pag nilalaw naman. Yung iba naman, hindi naman talaga bumibili para gamitin doon sa business nila. But sabi natin personal protection. Hindi lang eh, kundi sila ang sinasabi nila sasali sa mga gun competition. Pwede ganun. Pero yun, gagamitin natin. But we are talking here of permit to possess and own. Yun lang. Mm. But iba yung permit to carry outside of your residence. Mm-hmm. In order for you to acquire permit to carry, mm-hmm, outside of your residence, may mga requirement. Una, ang pinaka-importanting requirement, may threat sa buhay mo. Okay. Then, normally, ibibigay yon sa mga taong may threat sa buhay. Ano yon? Una, abogado. Mm-hmm. Number one talaga sa listahan, abogado. Pangalawa, media. Mm-hmm. Member ka ng mga sa media. Mm-hmm. May have a radio program, writer ka, mga ganon. Mm-hmm. Another, you are an officer sa banko. Kasi you're under threat. Yes. For example, manager ka ng banko, you're under threat. Why?
ikaw yung kasi palaging pag mga robbery doon, ikaw yung unang titirahin. Ah, hanapin. Oh, correct. Correct. Oo. Oh, and yun it yan. Involves money. Another, lawyer, doctor, kasamang doctor. Mm-hmm. Doctor and nurses, kasama. Then kasama din yung mga CPAs, mga certified public accountants, and any yung mga businessman na yung nature ng kanyang negosyo affects, parang maapektuhan yung kanyang buhay. May threat sa kanyang buhay. Yun lang ang pagbibigyan ng permit to carry. Ang may authority ng magbibigay nun is only the chief of police. Yung national chief of police or any authorized representative niya. Mm-hmm. Yun lang ang may authority na magbibigay. So, kamkame, magbibigay ng mga permit na yan. Mm-hmm. But please don't forget, kung wala kang permit to own, may bayad ka sa bahay mo, pwede ka na makulong. Please don't forget, if you own 1 to 3 guns, yung maliit lang na mga barrel, mga .45, ganun, mga small calibers. Okay? So, from 1 to 3, pwede kang makulong hanggang 12 years. One to three guns. 12 years. Oh my gosh. Pag more than three guns, pwede kang makulong hanggang 20 years. Mga small guns yung nag-uusapan natin, yung mga pistol, senorita, 22, yes. Ganon. Mm-hmm. But for example, yung mga machine gun, mga ganon. Ayan, oo. Tinatago isa, mo. Reclusion perpetua. Whoa, reclusion perpetua ang penalty. Kahit isa lang yun, attorney? Oh yes, basta sa mga malalaki. Mm-hmm. For example, may isa kang gun. Binigyan ka ng authority, permit to own and possess. Mm-hmm. Pero wala kang permit to carry. Dinala mo. So, pwede ka makulong hanggang 6 years plus 10,000 pesos. Kung ang permit mo, permit to own lang and to possess, pero wala kang permit to carry, pero dinala mo outside of your residence, nahuli ka, ipakita mo sa police, may akong permit to possess pero wala kang permit to carry, 6 years na kulong yon plus 10,000 pesos. Agad-agad? Kahit hindi mo naman sinashow off yung barrel? Kahit hindi mo ginagawa, tinatago mo lang doon. Mm-hmm. Iba ang kaso pag pinaputok mo. Ayan. For example, you have a gun. So, aside sa illegal possession of firearm, may iba kang penalty. For example, may barrel ka. 9mm. Kasi trip mo lang, pinaputok mo kahit saan. Mm-hmm. Pero hindi mo tinututok sa tao. Putok-putok lang, ganun. That is a crime. Alarm and scandal. Kahit nasa residence mo yun. Kahit sa bahay mo, nagpumputok-putok ka na nakaskandalo ka sa mga kapitbahay mo, ganun. Parang trigger happy. 30 days imprisonment. Ang kaso doon, alarm and scandal. It's different pa, attorney, kung may matamaan ng ligaw na bala. Iba pa yun. Iba pa yun. Hindi mo pumputok-putok mo lang. Ganun. Pag may natamaan ka, that's homicide. Na na-confirm na sa iyo. Yan. Homicide yun. Kasi patay ang tao. Di ba? Homicide or pwedeng imprudence, negligence mo, then amounting to homicide. Mm-hmm. Iba yun, ha? So, true negligence yun. Like, for example, putok-putok ka lang, wala kang, hindi mo tinututok sa tao. Mm-hmm. That is alarm and scandal. 30 days imprisonment. But what if tinututok mo sa tao kasi gusto mo siyang takutin? Yan. Pero, hindi mo talaga siyang, wala kang planong patayin. Takutin mo lang, pinuputok-putok mo, but in front ng tao na yan, parang nakatutok sa tao na yan. Mm-hmm. That is illegal discharge of a firearm. Kailan paputukin mo? Paputukin mo, pero hindi mo siya tinamaan. Gusto mo lang takutin. Illegal That's illegal discharge. Ay, yung binunot mo lang, pinakita mo lang. Pinoy or hindi pinoint mo sa kanya. That is threat. Light threat yun. Pag pinakita mo yung barrel mo. Pag tinutok mo yung barrel mo, mo lang. Papatayin kita. Oh. That is grave threat. Ayan. Ang grave threat, 12 years na kulong yun. Naku. Iba pa yun sa pinutok mo, then na tamaan. Mm-hmm. Depende yun kung homicide ba yun or murder. Depende sa sitwasyon. Mm-hmm. Okay, pag nakatalikod, binaril mo, murder. Pag nakaharap mo, then pwedeng homicide. Depende sa sitwasyon. Mm-hmm. Pag bata, murder yun. So, depende sa sitwasyon. Ibig sabihin, the mere fact na may baril ka, then may permit to possess ka, pinaputok-putok mo doon, kasi gusto mo lang, alarm and scandal na yun. Gusto mo yung malaman nila na may baril ka. Nagyayabang ka lang. So it means, hindi excuse yan. Of course, may permit ako. Mm-hmm. Yes, you have a permit. Permit to possess, hindi permit to putok. Mm-hmm. Pero nagugulo ka eh. Kinugulo ko eh. So iba yun, yung permit mo, basahin mo, permit to own and to possess. Mm-hmm. Kasi kailangan natin na yung iba dyan, kailangan na may baril. Of course, that is for your security, peace and or,
we need peace and order. Mm. For peace and order, security, at the same time, self-defense. Mm. But self-defense ang pinag-uusapan natin. We are not talking here of right to kill. Mm-hmm. Self-defense ang pinag-uusapan. Mm-hmm. So, yung iba dyan, kailangan talaga na may baril. Mm-hmm. Pero, Tornillo, halimbawa, may baril ka, then naka-address dito. Pwede mo bang ilipat yun sa isang lugar nang parang hindi sasakyan? Mo... Parang sasakyan? O, inilipat mo lang sa isang bahay. Na. Mm-hmm. Walang, ano... Nadala mo siya doon. Hindi ko permit. Basta dinala mo lang, nilipat mo may, lang. May permit to transport. Iba yun. Iba so, for example, you have a permit to own dito sa Manila. Mm-hmm. Gusto mong ilipat doon sa Cebu. Mm-hmm. Bumuha ka muna lang permit to transport. Mm-hmm. Dami naman palang papel nito. Maski halimbawa, doon na, across the street lang. Na kailangan pa permit yun? Ano, across the street? For example, dito. Sa kapitbahay. Sa kapitbahay lang. Or sa isang mong pang bahay. Kailangan bilisan mo lang. Para wala mo. Para hindi mo ulit. Normally, kailangan talaga permit to transport. For example, dito ka, dalhin mo sa Cebu, dalhin mo sa Davao, kailangan ka ng permit to transport. Balik kasi, yung iba, mayroong mga warrant yan, di ba? Oh, kumisan, wala na yung baldo na hinahanap nila, nasa kapitbahay. Nasa kapitbahay na pala. Nilipat na. Another exception, for example, may mission order ka. Mm-mm. If you are a member of the military. Mm-mm. You are a civilian, but binigyan ka ng mission order. So, yun ang ginagawa dati nung panahon ng martial law. Mission order, so kahit wala kang mga permit to own, permit to possess, bibigyan ka ng baril. Mm-hmm. But the mere fact that you are a reservist. Ayan, speaking of reservist. Daming mga reservists yung mga ambasado. Ito yung may nangyari dun sa, ano, sa isang incident. Excuse me, para hindi ko makalimutan. Sa isang pagkakataon, baril ko, ginamit mo, nakapatay ka. Oh, yes. Is it my so, liability? You have a liability. Dahil sa kanya nakapangalan yung possession, yes. Yung permit. Permit to own and possess sa'yo. Mm-hmm. Tapos dinala mo sa ibang tao, binigay mo sa ibang tao. Hmm. Di ba? So iba yun. So may liability ka. So kung kinuha lang niya sa akin. Ah, yes. Excuse me. Nang walang permit. Walang permission. Permit tapos nagamit niya sa isang pagkakataon. Then, of course, kung walang permit, so hindi natin malaman kung kanino galing. Yes. Yes? Mm-hmm. Kasi yung permit, renewable every year yata yun, every 2 years. Mm-hmm. So it means may yung permit na yan, may expiration. May expiration. So don't forget na yung permit may expiration and the mere fact that you are a reservist, yun ang palaging ginagawa eh. Mm-hmm. Hindi ibig sabihin that you are a reservist, entitled ka na to carry firearm. Mm-hmm. Kailangan mo pa rin kumuha ng permit. To carry, permit to own, and to possess. Mm-hmm. So sige, balikan natin yung question ni Parker kanina. Paano kung ninakaw sa kanya? Ninakaw. Tapos, ninakaw, on that day, ginamit niya at nakapatay siya. Oh, yan. Mm-hmm. So, excuse me yan. Oh, nawala. So, i-report mo sa police na nawala yung baril mo. So, just execute any affidavit na nawala yung baril mo. So, kung whatever happened to that gun, kung anong ginamit, so pwedeng excuse yan laban sa'yo. Pero, halimbawa, Tony, halimbawa, nahiram nung isang kaibigan mo, tapos sinabi niya na, kinuha ko lang yan doon, ipahiram sa akin. Tapos nagamit ko isa sa isang pagkakataon. So, ginamit ng kaibigan. Mm. Tapos sinabi niya na ako may-ari ng baril. You own the property. You own the gun. Dahil but yung authority mo is just to own and possess. It means kailangan only within your house. Mm. Hindi pa pwedeng ilabas yun outside sa house mo. Kasi pag ilabas mo outside sa house mo, pag nahuli ka, iba yun. Lalo na pag pinahiram mo sa ibang tao. Lalo na pag nasa ibang tao. You can be criminally liable even na ikaw yung humawak. Much more kung ibang tao ang nakahawak doon. Mm-hmm. So, that's illegal possession of firearm. So, in this case, yung kaibigan mo, pwede siyang madimanda ng illegal possession. Kasi in the very first place, wala siyang permit to own. Mm-hmm. Wala siyang permit to possess. Lalo na, wala siyang permit to carry. Mm-hmm. Then, pag pinatay, may pinatay siya, so that is murder or homicide. Pag nagwala siya doon, alarm and scandal. So, depende sa sitwasyon ng kaso. Tayo pala pwede magdala noon, attorney. Yes. Basta't pogi. Oh, may threat din ba? May threat sa pagiging gwapo. Grabe. Basta sabi ng mataas, very limited ang tao ha. Limited yung authority to carry. Mm-hmm. Yun lang, abogado, media, yung mga doctor, CPA, and mga businessman na yung nature ng kanyang negosyo, may threat sa kanyang buhay. At mga officers ng bank. Oh yeah, mga ganyan. Yeah. Officers ng banks. May mga pagkakataon na mas marami pa mga loose firearms eh. Meron ba silang mga pananagutan sa gobyerno? Oh yes, yes. Yung mga loose firearms. So kahit kung may liability ka na yung papel mo expired na, much more yung loose firearm. So very logical. Mm-hmm. So you can be criminally liable of the mere possession of that gun. Hindi mo pwede sabihin, I'm in good faith, hindi ko alam. Right? Hindi ko alam na expired na or hindi ko alam nasa bag ko pala. Paano mo hindi malaman yan? Nasa bag mo. Mm-hmm. Di ba? Sabihin mo, hindi ko alam bakit nandito sa bag ko yan. Mm-hmm. O, ganyan. Sabihin natin na hindi mo alam.
the mere fact na nasa'yo, you can be liable. Of the what gun. About, halimbawa, hindi naman yung barrel, pero nahuli lang sa'yo is bala. Bala. Kahit ayan na. Yung mga tanim bala. Oh, yan. Yung bala, kahit na. You can be liable. It's still part okay, of walang this, bala, ano, no? Pero may barrel. Kahit na. The mere fact na may gun ka, liable ka. So, loaded or unloaded. Loaded and unloaded. But with respect sa barrel, for example, may authority ka to own and kailangan only up to 50 rounds lang. Okay. So, pag more than that, pwede kang kumuha ng excuse or exemption if you are a, yung mga sports, kasama ka sa mga... So, may limitations sa din pala yan. Oh, yes. So, target lang. So, may limitation. Oo. Ito pala, attorney, sige, isingit ko ang question na to bago tayo magpaalam. Paano naman, attorney, yung mga nagbibenta, may business ng nagbibenta ng mga barel, ano po yung responsibility nila at ano ba yung kailangan nilang hingin dun sa mga gustong bumili? In that case, normally, yung mga nagbibenta ng mga guns, dapat silang kukuha ng mga permits. Mm-hmm. Ang hirap ng permit noon. So, hindi lang business permit, kailangan silang kumuha ng permit sa krame. Mm-hmm. So, aside doon, hindi nila pwedeng ibenta ang gun agad. Kailangan muna i-process yung mga permit to own, permit to possess. Normally, sila yung gumagawa. Oh, so, isubmit lang yung mga requirements. Normally, ang mga requirements, yung sinasabi ko, birth certificate to prove that you are 21 or more. Mm-hmm. Kahit na mukhang 50 ka na, kailangan mo kailangan pa rin mag-submit ng birth certificate. Yung sa paintball, firearms, yung sa mga laro-laro lang, di ba? Mga air guns. Hindi kasama yun, hindi kasama sa permit yun. Mm-hmm. Yung mga gas lang na pulbura ang laman. Okay. Pero kung hangin ang laman, hindi kasama yun. Okay, ayan. So malinaw yan, hindi sila pwedeng basta-basta magbebenta ng baril. Hindi kayo basta-basta bibili na lang kahit marami kayong pera. Correct. Kailangan kumuha ka pa rin ng mga requirements. Yes. Mm-hmm. And don't forget, basic to sa gun law. Mm-hmm. Okay? The mere fact that you have the permit to own and possess, hindi ibig sabihin na may permit ka to carry. Ayan. Even may permit to carry ka, wala kang permit to kill. Ayan. So iba yun ha? Iba yung permit to carry, iba yung permit to own, but there's no such thing as permit to kill. Ayan, malinaw yun ha? Walang permiso, wala pong permit to kill. Hindi mo ina-apply yan. You're not licensed to kill. Ayan. Oh, licensed to kill. Oh, walang ganun, hindi po nag-i-exist yun sa ating mundo. Alright, maraming salamat, attorney, sa pagpaliwanag sa amin. Sarap ng usapan natin. Oo, at syempre, para dun sa mga nangangailangan ng tulong, naku, medyo nagkakaproblema dahil dinadala nila yung barel na hindi nila alam, di ba? Ayan, paano po ba nila kayo ma-hunt, attorney? Kung may problema kayo sa batas, you can visit po my website sa www.marktolentinolaw.com or sa Facebook page po natin. Pwede kayo mag-like, mag-message po sa Facebook page po natin na facebook.com/marktolentinolaw. Dagdagan natin ang likes natin para abot tayo ng 1,000,000. Yon! Maybe in the near future, okay? Then, by the way, you can call me sa landline natin within Metro Manila, 209-6203. And mobile number natin within Metro Manila or kahit saan kayo, pwede kayong mag-text o sa Viber sa 0917-329-5353. O sa Skype natin, yung username natin is MarkTolls. MarkTolls. So, i-add nyo lang ako sa Skype and we can communicate anytime and ask for meeting appointments. Ayan. Oh, malinaw po yan, ha? By the way, yung meeting appointments natin, libre po yan, walang bayan. Yun! Yun talaga. Libre. Doon ako sa libre. Oo, oh, syempre. Oh, kasi yung iba kasi, partner, di ba, bago sila syempre pumunta sa isang lawyer, kaya kailangan muna nilang maliwanagan ano ba talaga yung pinapasok nila, ano ba yung problema nila, nang malinaw. Parang ba sa somewhere on in Makati and in Ortigas, yung lawyer doon per hour, 5,000 pesos. Wow! Just to ask legal advice. Yung advices lang, yes, pero yes, kay attorney po ay libre yan. That's free. Oh, di ba? At saka, syempre, kahit doon sa pakikipag-usap lang sa Facebook, di ba? That's free yan. Anytime naman sumasagot yan si attorney. And remember, sa signal is number 18. Sky is 129. Ayan. Oh, malinaw yan, ha? At syempre, doon sa mga iba pa nating cable partners also with cable link. Ayan, maraming salamat po sa mga naniniwala sa atin. Naniniwala talaga. Sa pagtitiwala po ninyo sa amin. At syempre sa inyong pagtutok sa amin dito sa aming programa. Maraming salamat po sa ating mga Facebook friends. At syempre doon sa mga nanonood din sa atin through our YouTube channel. Ayan, maraming salamat po. Kami pa rin po ang inyong nakasama. Ako po si Vian Douglas. Ito po si Sunny Casulia. Ayan, thank you ulit, attorney. Yeah, attorney. Hanggang sa susunod po na episode ng Legal Mind!